magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Allee and welcome to my channel. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na po kayo and click the notification bell po para updated kayo sa mga videos ko. At magandang araw din po sa inyong lahat kung nasaan man po kayong panig na mundo. Guys, marami kasi nagre-request sa akin nung live video ni DJ LOONYO. So, naisipan ko pong gumawa ulit ng isa pang vlog about sa kanya. At para na rin dun po sa mga hindi nakapanood. Ito po, panoorin natin. Kuno yung mga kabila eh, yung mga impormasyon na alam na natin eh. Diba? Nagiging mas bukas na ako. Mm-hmm. Alam ko na yung normal information, guys eh. Sinasabi ko, walang masama na yun yung alam natin. Para sa akin, kulang. Kasi I want to be more. I want to live better. I want to have a great life. I want to have a great life para sa mga anak namin, sa mga magiging anak nyo. Yep. Diba? Hindi yung sakto lang. Hindi tayo binuhay ni God para mamuhay na sakto lang. We could mm-hmm. live as great people, as a great nation. We're just igniting these people or using our platform. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings. To not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. Diba? Ito ko, bakit ka magmamas testing? My question is, bakit ka magmamas testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% tawag nito? 100% na gagana. Bakit may mamas testing? Right? So, ibig sabihin, yung mass testing, kawawa yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mass testing na yun, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magkukoryo ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God. So, ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bud, ano ibig sabihin nun magmamass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mass testing na yun, Loon? Nabago ako magpunta doon? I just don't know. I just don't know. It's like, gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano? Di ba? I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero this, kung ano may papainom nila, kung ano yung papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo noon because so, it's not 100% proven. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung ganun pala. It shouldn't be mandatory. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin, magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So, I'm dead. That's crazy. Diba? So, di ako naniniwala sa mass testing na yun. Kaya, kumbaga, you don't test people. Ito na nga, bro. The fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi, kainan, may nag-text sa akin. 9:30, may mass testing. Ganon. So, napaisip talaga ako. Tinext ko agad si Mrs. Bro. Sabi ko, but ano ibig sabihin ng mass testing? Parang doon pala napakwestiyon. Sorry, baka misinterpret tayo ng tawa. Hindi ko sinasabing huwag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko. On that. Or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan eh. Oh, iba yon sa magpapa-COVID test ka. Mm-hmm. Iba ba yun? Those are just iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. Diba? Isa lang yun eh. They just want to prove if it's gonna work or not. Yeah, I'm not taking that shit, man. Bukas umaga na yun, putik, diba? Nakakatakot, diba, Koy? Nakakatakot eh. O paano pag uwi mo ngayon, biglang reactant pala yung na-take mo. So paano pag paano pag may ininom ka na baso and then your kids or si Unong iinom ng design baso and then affected na lahat. And we don't know. It's okay na maging meticuloso tayo sa kung anong ini-intake natin nowadays because we're really vulnerable of these things. Lalo na pag wala tayong alam. Coming back to that mass testing, what or yung swab testing? Di ba, galing yun sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa yung mga ganun.
O what if yung swab na yon bago pa nilagay yon, bago pa tinest sa ano mo, bago pa tinest sa sistema mo, meron na palang ano doon, meron na palang pampapositive yon. So, di ba, parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. Kumbaga planado. Kumbaga bago siya ilagay sa ano mo, bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron, yung meron na talaga yon. So, DJ Lunyo, ikaw ba pinopromote mo ngayon? Dapat anti-vaccine ka, ganun? Or ano ba? Hindi naman. Ako, okay, again, bago ko ipapasok, even for my family, yes. Diba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay? Yes. Kung ano nanonood ngayon, it's up to you. I'm just, you know, saying on my part na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it, not unless alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun. It's like very transparent to the public and all. Or bro, alam mo yung waste lang. Alam mo nga bro, yung mga ingredients no, nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yun, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very ironic, man. Ironic even talaga. Even sa tubig natin ngayon, ko, like what we drink outside, alam mo yun, they are lead inside the water, which is, alam mo yun, it blocks something in our head that makes us dumb and stupid. So let's be really, really, alam mo yun, really, really responsible for what we put inside. So ayun na nga po, guys, ano, sa pagkakaintindi ko po nung pinanood ko yan, is parang sinasabi niya na bakit ka magpapamas testing? Sa tingin ko po, parang iniisip niya na bakit itetest sa kanila yung vaccine para gawing test subject sa mga tao. Parang ganun po yung pagkakaintindi niya sa mass testing. Ano nga ba ang mass testing? Ito po, basahin natin. Sabi dito, hindi magagamot ng mass testing ang COVID-19. Totoo naman yun kasi testing lang yun, diba? At hindi siya gamot. Tuloy po natin. Pero hanggat walang bakuna o gamot, susi ang mass testing para mahanap ang di nakikitang virus. Unang hakbang ito upang matukoy, maihiwalay at magamot ang may mga sakit at mailayo sa pagkakahawa ang walang sakit na populasyon. So, ibig sabihin po ng mass testing is itetest tayong lahat. Mass is for masa, maramihan, kung po pwedeng lahat. Halimbawa po ako, may COVID-19 po ako pero hindi ko alam. Kasi wala akong sintomas. So lumabas ako. Tapos, nakahawa ngayon ako ng ibang tao. Yun yung point ng mass testing. Imamass test nila tayong lahat at pag nalaman nila na positive ako at may sakit ako, ihihiwalay na nila ako dun sa mga negative na tao. Para hindi na kumalat at makahawa pa ng iba. Kung alam natin kung sino yung mga positive, maiihiwalay po natin sila dun sa mga negative. Yun yung point ng mass testing eh, ay na rin po dito sa binasa natin. Hindi siya gamot, hindi siya bakuna, hindi din niya pinagagaling ang COVID. But, na-determine niya kung sino yung mga meron at kung sino yung wala. Testing lang po yun, hindi treatment, hindi cure. So, yun lang po yung gusto kong idagdag dun sa nauna kong vlog about kay DJ Lunyo kasi hindi ko po na ipaliwanag o hindi ko po na ibigyan ng oras na ipaliwanag kung ano po ba yung mass testing at ano po ba yung gustong tukuyin ni DJ Lunyo. So, kayo na po. Yung iba po, hindi ko na rin po sasagutin kasi nasagot ko na sa unang vlog ko. Nilagay ko naman po dito yung video. Panoorin nyo na lang po ulit. At kayo na rin po ang humusga. Hindi ko po ginagawa itong video na to para i-bash o maliitin si DJ Lunyo. Marami lang po nag-request sa akin na ilagay nga yung sa mga hindi nakakita no, sa, yung live na video niya. At saka, ano nga ba ang ibig sabihin ng mass testing? Hindi ko na po bibigyan ng explanation yung iba pa niyang sinabi kasi hahaba na naman po to. Kayo na po humusga kung ano po ba yung gustong
ipahatid ni DJ Lunyo at ano yung mga sinabi niya doon kung bakit siya pinagtatawanan ngayon or nababash ng netizen. Yun lang po at maraming salamat po sa panonood nyo. At magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi kung nasaan man po kayong parting ng mundo. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe na po kayo and click the notification bell po para updated kayo sa mga videos ko. Likes and comment na rin po kayo. At maraming salamat po sa mga taong laging nanonood sa mga videos na ina-upload ko. At thank you din po sa pag-subscribe nyo sa akin. Malaking tulong po yung panonood nyo ng mga videos ko. Sa inyo po lahat, stay safe, stay home, and God bless you all. Bye!